Si Jesus po ang magandang balita ng Diyos, na ang Diyos sa kanyang pagmamahal ay ibinigay ang kanyang anak. Hindi lang si Jesus ang magandang balita, siya ay nagdadala ng magandang balita ng kaligtasan. Ipinahayag niya, nandito na ang paghahari ng Diyos. Hindi lang siya nagpahayag, hindi lang siya nagturo, kahit na siya ay kilala na isang guro, na isang propeta. Siya po ay gumawa din, kumilos din siya na ipahayag na nandito na nga ang kaligtasan. At yun po'y kanyang ginawa sa kanyang mga gawaing pagpapagaling. Pagpapagaling sa kaluluwa sa kanyang pagpapalayas ng mga demonyo. Pagpapagaling sa katawan, sa kanyang pagbigay ng kalusugan sa mga may sakit, sa mga nangangailangan. Ipagpatuloy po natin ang misyon ni Jesus ng pagpapagaling na ipinapatuloy natin sa ating pangangalaga sa mga may sakit at sa mga sakramento ng kumpisal at ng pagpapahid na balalalangis. Makiisa po tayo sa gawain ni Jesus na magpagaling. Si Jesus po ay dumating dito sa mundo kasi po siya ay may misyon. Ang misyon niya nga ay kaligtasan. Siya ay nangaral at gumawa. Ang kanyang mga pagkilos, ang kanyang paggawa ay patutuo ng kaligtasan kanyang ibinibigay sa atin. At marami po sa ginagawa ni Jesus ay ang pagpapagaling. Sinabi po ni John Paul II, "The whole of Christ's life was a continual teaching. His silences, His miracles, His gestures, His prayer, His love for people, His special attention, affection for the little and the poor, His acceptance of the total sacrifice on the cross, for the redemption of the world and His resurrection are the realization of His word and the fulfillment of revelation." Kaya kung ang buong buhay ni Jesus ay isang patuloy na pagtuturo, ganun din po ang mga pagpapagaling ni Jesus. Yan po ay nagbibigay sa atin ng mga aral. Sana po matuto din tayo sa pamamagitan nito upang makuha natin ang kaligtasan na kanyang inaalok sa atin. May dalawang uri po ng pagpapagaling si Jesus. Ang una po ay ang pagpapagaling sa pangkatawang karamdaman. Kaya nandyan yung may paralitiko, ketongin, bulag, pilay, sa mga pangkatawang karamdaman. At mayroon din pagpapagaling si Jesus sa pamamagitan ng pagpapalayas ng demonyo. Ito naman ay karamdamang pang-espiritual. At madalas din makita natin si Jesus na nagpapalayas ng demonyo. May kaugnayan po ang dalawang ito. Ang paningin ng mga tao noon na ang dahilan ng karamdaman ay ang mga masasamang espiritu o kaya kasalanan. Kaya kapag napalayas ni Jesus ang demonyo, nakakapagsalita na ang tao. Kapag napalayas ni Jesus ang demonyo, ang tao ay nagiging malakas na wala na ang epilepsis. Kaya may kaugnayan po yung dalawa at marami sa noong panahon
nakikita nila na ang dahilan ng karamdaman ay ang masasamang demonyo. Mababasa po natin sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 9, Talata 1 hanggang 2. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Kaya nakita po natin na ang dahilan ng kanyang pagkabulag ay kasalanan. Iyan yung paningin ng mga pananaw ng mga tao. Kasalanan ng mga magulang, kaya pinarusahan yung kanilang anak na maging bulag, o kasalanan ng tao mismo, kaya siya ay naging bulag. Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya." Ang kapangyarihan ng Diyos na ito na mahahayag ay sa pamamagitan ni Jesus. Na ginamit ni Jesus ang bulag na ito at binigyan ng paningin upang ipakilala sa mundo na siya ang liwanag ng mundo. Kaya nakita po natin ang sa pananaw ng mga tao, ang karamdaman ay resulta ng kasalanan. Pero para kay Jesus, ito'y isang paraan upang magbigay ng aral kung sino siya. Hindi po maitatago ang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. Marami siyang napagaling. Maraming pinalayas na demonyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero siya po'y pinagbintangan ng mga kaaway. Sinabi nila na kapag palaya siya ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Beelzebul, ang pinuno ng mga demonyo. Kaya siya'y nakakapalayas ng mga demonyo. Ngunit ang sagot ni Jesus sa kanila, "Nagpapalayas ako ng demonyo sa kapangyarihan ng Diyos, at ito'y nangangahulugang dumating na sa inyo ang kaharian ng Diyos." So para kay Jesus, gumagawa siya ng pagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling siya upang ipakilala, nandito na ang Diyos, kumikilos na ang Diyos, nandito na ang kanyang kaharian. Kaya maniwala na kayo sa kanya, magsisi na kayo sa inyong kasalanan. The finger of God is working among you. Kaya yan po ang patunay na siya ay talagang dumating na ang Diyos sa piling nila. Basahin po natin ang isang medyo mahabang pagbasa na galing kay San Marcos, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 20. At ito'y tungkol sa pagpapagaling ng isang taong inaalihan ng maraming espiritu. Dito po makikita po natin ang katangian ng kasamaan at ang kapangyarihan ni Jesus na magpalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Basahin po natin Mark chapter 5 verse 1 to 20. Dumating sila sa ibayo ng lawa sa lupain ng mga Heraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan siya. Hindi siya maigapos ng matagal kahit natanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala. Ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisigaw siya sa libingan at sa kaburulan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanaw na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harap niya. At sumigaw ng malakas, "Jesus,
anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos. Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Bulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinagkiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman, sa libis ng bundok, ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, papasukin po ninyo na lang kami sa mga baboy. At sila'y pinahinintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa mga tao sanayon. Kaya pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inaalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip. At sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila na mga nakakita ang nangyari sa inaalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inaalihan ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang lalaking iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ito po'y isang pangyayari na makakakuha tayo ng maraming mga leksyon. Ang pagpapagaling sa tao doon sa Heraseno. Dito po nakikita natin ang katangian ng kasamaan. Ang demonyong sumasapi sa taong yon. Kaya una, ito po'y may kaugnayan sa kamatayan. Kaya ang taong yun ay nakatira sa libingan. Doon siya umaaligid sa libingan. Pangalawa, makikita po natin na ang kasamaan ay self-destructive. Sinusugatan ng tao ang kanyang sarili. At nung pinaalis ni Jesus sa tao ang mga demonyo, at pumunta sa mga baboy, at sila rin ang humingi na sila'y pumunta sa mga baboy. Tumakbo ang mga baboy sa bangin at nalunod. Self-destructive ang kasamaan. Hindi ba ganun din ang kasamaan ay tulad ng paglalasing, self-destructive, ang may bisyo, droga, self-destructive, sinisira ang kanyang sarili. Kapag tayo'y palaging magalitin, mainggitin, sinisira natin ang ating pamilya, ang ating pagkakaibigan, yung pagsusugal, sinisira mo ang iyong hanap buhay, talagang self-destructive ang kasamaan. Ang kasamaan ay maingay, nagsisigaw sa libingan araw at gabi. Hindi ba ganun din ang mga masama? Maiingay sa mga inuman na lang, maiingay sa pag-aaway, nagsisigawan o kaya nagmumura,
Nagmumurahan talagang maingay ang masama. Hindi mapigilan, walang control. Hindi magapos yung tao. Kahit na mga tinikala, mga kadena ay kanyang sinisira, binabasag. Ganun din, hindi mapigilan ang taong galit. Yung taong nasa bisyo, hindi mapigilan. Ang sarili niya, hindi niya mapigilan na hindi magmura, na hindi magnakaw. Hindi mapigilan ang kasamaan, walang control. Nung tinanong ni Jesus, anong pangalan mo? Ang sagot niya, pulutong, kasi marami kami. Ganun din, ang kasamaan ay sama-sama, nagdadamayan, dugtong-dugtong. Kaya ang nagnanakaw, nagsisinungaling din. Ang nanakaw ay nagsasamantala sa iba. Yung mga may bisyo, sila ay nananakit ng tao. Sila ay nagsisinungaling. Sila ay sumusugal din. Ang mga may bisyo ay dugtong-dugtong sa pagsusugal. Nandiyan yung pagmumura, nandiyan yung galit, nandiyan yung pagsisinungaling. Talagang sama-sama ang mga kasamaan. At makikita po natin, ang kasamaan ay makababoy. Sila na ang nagsabi na dalhin sila sa kawan ng mga baboy. Makababoy, mababa ang tingin sa sarili, marumi ang ugali. Ganon din ang maraming mga nasa bisyo, nasa kasalanan, marumi ang ugali. At makahayop ang kanila mga pagkilos. At sila'y takot kay Jesus. At kinikilala ang kapangyarihan ni Jesus na magpaalis sa kanila. Kaya yung mga kasamaan ay takot kay Jesus, makapangyarihan si Jesus. At sa pamamagitan ng salita, sila'y itinataboy. Hindi ba ganon sa pagkukumpisal? Wala namang ginagawa kundi magsalita, mangumpisal, magsisi, at ang patawad, absolusyon. Patawad sa pamamagitan ng salita, makapangyarihan si Jesus. At paano pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu, ang mga masasamang espiritu, ang pulutong na ito? Una po, nilapitan ni Jesus. Talagang si Jesus ay naparito para sa mga makasalanan. Hinahanap niya sila at iniligtas niya sila. Nilapitan sila ni Jesus. Mula sa bangka, lumapit si Jesus sa libingan. Hanggang ngayon, nilalapitan tayo ni Jesus. Nagpapahayag ng kanyang salita. Kumisan dinadalaw pa tayo ng mga pare upang tayo'y makapagsisi. Sana po tanggapin natin ang paglapit ng Panginoon. Pangalawa, inalam ni Jesus ang kanilang pangalan. Ano ang pangalan mo? At sila ang nagsabi, pulutong, kasi marami kami. Hindi po natin malalabanan ang kasamaang hindi natin kilala. Hindi natin alam. We have to identify our problems, the evil spirit that is in us. Kaya nga kapag tayo nangungupisal, tayo ang bumabanggit ng ating kasalanan. Ina-identify natin. Kaya nga bago tayo mangupisal, tayo po ay nagsusuri muna ng ating budhi. Ano ba yung pagkakasala ko? Let us name the evil that is there. Ang mga hindi nagsisisi, sinasabi na wala naman akong kasalanan. Kahit na may kasalanan siya, ayaw niyang i-identify, aminin ang kanyang kasalanan. Kaya nandefy ni Jesus, anong pangalan mo? At dito po makikita natin ang kapangyarihan ni Jesus. Nagsalita lang si Jesus at umalis ang mga demonyo. At marami po sa mga pagpapagaling ni Jesus ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Minsan may mga actions na ginawa si Jesus tulad ng pagpahid ng kanyang laway sa tenga, ng bingi, o paghawak sa mata ng bulag. Pero madalas, ang kapangyarihan ay papakita sa kanyang salita. At dito po yung pagkukusa ni Jesus na magpagaling.
Hindi naman ang mga tao ang nakiusap kay Jesus na pagalingin ang inaalihan ng demonyo. Hindi naman ang inaalihan ng demonyo ang nakiusap na pagalingin siya. Si Jesus ay nagkusang lumapit. Ay talagang si Jesus ay kusang dumadating upang tayo'y pagalingin. At dito po, masasabi natin, ikalima, may kapangyarihan si Jesus na patinuin tayo. May kapangyarihan si Jesus na ayusin ang ating buhay na magulo. Tumino na nga ang tao. Nakita ng mga tagabayan na siya'y tahimik na. May damit na kaupo sa paanan ni Jesus. Hindi na mapanganib na patino ni Jesus. Marami po tayo mga karanasan na isang paraan upang gumaling ang mga drug addicts ay sa pamamagitan lang ng panalangin, sa pamamagitan ng adoration, sa pamamagitan ng pagro-rosary, lumapit kay Jesus at gumagaling ang mga tao. Tumitino ang kanilang buhay. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay dala ng kanyang mga alagad. Kahit na wala na si Jesus, siya'y umakyat na sa langit. Patuloy ang kanyang misyon ng pagpapagaling. At ito'y sa pamamagitan ng mga alagad na ginagamit ang kapangyarihan ni Jesus. Yan yung ibig sabihin ginagamit sa kanyang pangalan, sa pangalan ni Jesus na kapagpapagaling. Ito po'y makikita po natin sa pangyayari kay Pedro at kay San Juan. Nung si Jesus ay umakyat na sa langit, ang mga alagad ay patuloy sa kanilang buhay ng pagdadasal. Minsan po, mga alas tres ng hapon, si Pedro at si Juan ay papunta sa templo para magdasal. At doon po may isang lumpo mula nung siya ipinanganak na nagmamalimos. Humihingi ng limos sa kanila. Tumigil si Pedro at wika ni Pedro sa lumpo, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Hesukristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." At tumayo na nga ang tao. Sa ngalan ni Jesus, ang kapangyarihan ni Jesus ay kumikilos sa pamagitan ng kanyang mga alagad. Hindi ba ganun din hanggang ngayon? Kapag tayo nangungupisal, sinasabi ng pare, "Pinapatawad kita sa iyong mga kasalanan sa ngalan ng Ama at ang Anak ng Espiritu Santo." Ang pagpapatawad ng Diyos ay patuloy po. Ito po yung nakita natin isang pagpapagaling ng pangkaluluwang kalagayan, inaalihan ng masamang espiritu. Ngayon naman, isa na naman pagpapagaling ang kukunin natin ng pangkatawang kalagayan, isang paralitiko. Basahin po natin ang Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 5, Talata 17 hanggang 26. At ito po ang mababasa natin, Luke chapter 5, verse 17 to 26. Minsan, nang nagtuturo si Jesus, naroon din ang mga Pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na mula sa mga bayan ng Galilea at Judea at sa Jerusalem. Sumasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon upang magpagaling ng mga may sakit. May dumating na ilang tao, dala ang isang paralitikong nasa higaan. Nagpipilit silang makapasok sa bahay upang mailagay sa harapan ni Jesus ang may sakit. Subalit wala silang maraanan dahil sa dami ng tao. Kaya't umakyat sila sa bubungan at binutas iyon. Tsaka inihugos sa harapan ni Jesus ang paralitikong nasa higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Kaibigan, pinatatawad ka na sa iyong kasalanan." Sa loob-loob ng mga eskriba at Pariseo, sino itong nagsasalita ng kalapastanganan sa Diyos? Hindi ba't Diyos lamang ang makapagpapatawad ng mga kasalanan?
Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinagot niya sila, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang lalong madali? Ang sabihin sa paralitiko, pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan, o ang sabihin, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo, ng anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Inuutos ko, tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Pagdakay, tumindig ang tao sa harapan ng lahat. Binuhat ang kanyang higaan at umuwing nagpupuri sa Diyos. Nang gilala sila at tigib ng takot na nagpuri sa Diyos. Nakakita kami ngayon ng mga kahangahangang bagay, wika nila. So ito po isang kwento ng pagpapagaling ng isang paralitiko. Ang paralysis sa Biblia ay tanda ng kasalanan. Kaya ang taong paralitiko ay para rin isang taong may kasalanan. Bakit? Ang paralitiko ay buhay pero walang magagawa. Inutil. Siya ay nakahiga lang. Ganon din ang taong nasa kasalanan. Buhay. Pero walang pakinabang. Hindi ba ganyan yung mga taong may bisyo? Mga taong tamad? Mga taong nagnanakaw? Walang pakinabang. Pangalawa, ang paralitiko ay nahihiwalay sa komunidad. Nakahiga lamang siya. Hindi siya kasama sa takbo ng buhay. Maraming mga taong nasa kasalanan ay hiwalay din sa komunidad. Hinihiwalay nila ang kanilang sarili o itinataboy sila ng iba kasi kilalang silang masama. Pangatlo, ang paralitiko ay mahina. Buhay, pero patay. Parang patay na rin. Ganon din ang mga taong nasa kasalanan. Mahina, madaling matukso, madaling mahila ng iba. Sila'y buhay nga, pero wala nga pakinabang pabagit pa sa buhay ng kanilang mga pamilya. Kaya talagang may kaugnayan ang paralitiko sa kasalanan. At paano at bakit pinanggaling ni Jesus ang paralitikong ito? Wala na nga siyang magawa. Pero siya'y pinanggaling dahil po sa pananampalataya ng mga taong nagdala sa kanya. At dito makikita natin ang pananampalataya ng mga taong ito na dinala yung paralitiko. Hindi natin alam kung saan galing. Siguro malayo-layo rin. At sila po ay nagpumilit na ilapit sila siya kay Jesus. Naniniwala sila kay Jesus na may magagawa si Jesus. Kaya dinala nila at inilapit kay Jesus. Nung hindi lang mailapit, maipasok sa bahay kasi puno yung bahay, binakbak nila ang bubong at ibinaba ang may sakit sa harapan ni Jesus. Kaya talagang malaki ang pananalig ng mga taong ito. At nung makita ni Jesus ang kanilang pananalig, na bunga ng kanilang pagmamalasakit, ang pananalig nila, pinahay nila sa pamamagitan ng kanilang pagmamalasakit, ang tao ay pinatawad ni Jesus, pinagaling ni Jesus. At ang may sakit, sinabi niya, "Dalhin mo ang iyong higaan." Noon, siya'y dala-dala ng kanyang higaan. Ngayon siya na ang nagdadala ng kanyang higaan. Napagtagumpayan niya na ang kanyang kahinaan. Siya na ngayon ang sariling tumatayo.
At nakita natin dito ang kaugnayan ng karamdaman at ng kasalanan. Ang pagpapagaling ni Jesus ay dala ng pagpapatawad ng kasalanan. Noong sabihin ni Jesus, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan, nagbulong-bulungan ang mga taong nandoon, lalong-lalo na iyong mga nakapag-aral, mga Pariseo at mga eskriba. Ang Diyos lang ang makapagpapatawad ng kasalanan. Sino ito na magpapatawad ng kasalanan? Ngunit sinabi ni Jesus, alin ang mas madali ang sabihin sa kanya, pinatawad ang kasalanan mo o tumayo ka, magaling ka na. Hindi lang nakikita ang pagpapatawad ng kasalanan, pero nakikita ang pagtayo ng isang panlalitiko. Kasi sinabi niya, upang patunayan sa inyo na ako, ang anak ng tao, ay may kapangyarihan na magpatawad, sinabi niya, tumayo ka, dali mong higaan at umuwi ka na. At nangyari nga. Kaya para kay Jesus, ang pagpapagaling ay panlabas na tanda na panloob na pagpapatawad ng kasalanan. May kapangyarihan si Jesus na magpatawad. Siya ay Diyos, hindi lang sa kanyang pagpapagaling, kundi sa kanyang pagpapatawad. Ang kapangyarihan ng anak ng Diyos na magpagaling ay nagpapakita ng mas malalim na kapangyarihan ang pagtatagumpay niya laban sa kasamaan. Kailangan ng pagtatapat sa pagpapagaling at pagpapatawad. Sasabihin ng may sakit ang kanyang karamdaman sa doktor at sasabihin din ng may kasalanan ang kanyang kasalanan sa pari. Kailangan ng katapatan para gumaling. Kaya kailangan ng may sakit na lumapit sa doktor. Kailangan niyang sabihin sa doktor, ano bang masakit? Ano bang nararamdaman niya? Kailan pa ba nangyari yan? Hindi naman kasi nakikita ng doktor ang kanyang karamdaman. Maliban siguro sa mga blood tests, sa mga x-ray na tinitingnan. Pero kailangan sabihin ng may katawan anong naramdaman niya. Ganon din kapag tayo nangungumpisal para tayo mapatawad, kailangan sabihin ano yung kasalanan mo. Kailan ka pa ba huling nangumpisal? Anong nagawa mong masama? Para mapatawad ang kasalanan. May kaugnayan sa honesty, no, ang pagpapagaling. Para gumaling, kailangan din ng pagbabago sa buhay ng may sakit at sa buhay ng may kasalanan. Kahit na anong gamot ang ibigay, kung hindi naman nagbago ang lifestyle ng may sakit, patuloy pa rin siyang kumakain ng mga pagkaing bawal, hindi pa rin siya nag-exercise, hindi naman umiinom ng gamot, hindi siya gagaling. Ganun din ng kasalanan. Kahit na tayo nangungumpisal, kung hindi naman nagbabago ang ating ugali, hindi naman tayo umiiwas sa tukso, hindi naman tayo nagpipigil sa ating sarili, hindi naman tayo nagdadasal, hindi rin tayo gagaling. Pabalik-balik uli ang karamdaman, pabalik-balik uli ang kasalanan. Alam po natin na ang kapangyarihan na magpatawad ay binigay ni Jesus sa mga alagad. Hindi lang naman si Jesus ang kapagpagaling. Nung pinadala ni Jesus sa mga alagad, sinabi niya, ipahayag niyo ang mabuting balita, patawarin ang mga, palayasin ang mga demonyo, no, at pagalingin ang mga may sakit. Sinabi po ni Jesus sa mga alagad, sa John chapter 20, verse 21-22. Kung paano isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi nyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ito'y sinabi ni Jesus sa mga alagad pagkatapos ng siya'y muling mabuhay. Ang unang regalong ibinigay sa kanila ay kapayapaan. Ang pangalawa ang Espiritu Santo.
at binigyan sila ng Espiritu upang magpatawad ng kasalanan. Kaya ang pagpapagaling, ang pagpapalayas ng demonyo, ang pagpapatawad ng kasalanan ay ibinigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. At ito naman ay iniwan sa atin sa simbahan. Pinagpapatuloy ng simbahan ngayon ang gawain ng pagpapagaling ni Jesus sa pamamagitan ng mga sakramento. At may dalawang sakramento tayo ng pagpapagaling. Nandiyan yung pagkukumpisal, sakramento ng pagkukumpisal sa mga nagsisisi, napapatawad sila. Nandiyan yung pagpapahid ng banalalangis sa mga may karamdaman sa kanilang katawan. So pagkukumpisal, karamdaman sa ating kaluluwa, pagpapahid ng banalalangis, karamdaman sa ating katawan, may sakramentong na ibinigay si Jesus. Ang dalawang sakramentong ito ay kapwa may bisa na magpagaling sa katawan at sa kaluluwa kung tinatanggap natin ng may pananampalataya. Tulad ng si Jesus, nakakapagpagaling siya sa mga taong may pananampalataya, sa mga taong lumalapit sa Kanya at humingi ng Kanyang tulong. Ganun din, kailangan tayong lumapit upang tayo makakumpisal, lumapit sa simbahan. Kailangan tayong magpatawag ng pare upang tayo ay mabigyan ng papahid ng banalang langis. Ang may mga tao rin na binigyan ng kapangyarihang magpagaling bilang paglilingkod sa kapwa. Kapangyarihan at kakayahan na magpagaling. Nandiyan po ang mga physicians, ang mga nurses na sa healthcare services. Ito po'y pinag-aralan nila, pinagsanayan nila na makapagpagaling. At ngayong panahon ng COVID pandemic, nakita natin ang kahalagahan ng mga taong ito. Sila'y nag-aral, sila'y may experience. Nandin yung likas na kakayahan ng ibang mga tao. May mga faith healers. May mga talagang may kakayahan sa sarili na makapagpagaling, makapaghilot sa atin. At nandyan din yung mga pari na binigyan ng kakayahan na magpagaling ng kaluluwa sa pamamagitan ng pagkukumpisal, sa pamamagitan din ng pagpapahid ng banalalangis. Tandaan po natin, tayo pinagkatiwalaan ng ating katawan at kalusugan. Kaya hindi lang sikapin na tayo'y gumaling. Masigit na sikapin na hindi tayo magkasakit sa pamamagitan ng healthy living. Bahagi din ito ng ating pagsasabuhay ng pananampalataya. Ganun din, hindi lang sapat na tayo hindi magkasala, na gumaling ang ating kasalanan, mapatawad. Sisikapin din nating maging mabuhay ng banal upang hindi tayo makalapit sa kasalanan at maiwasan natin ang mga tukso. Bahagi ito ng ating pagiging katiwala ng kalusugan at ng ating katawan. So kailangan natin ng healthy living. Healthy living sa ating katawan, healthy living para sa ating kaluluwa. Kaya huwag abusuhin ang katawan. Umiwas sa bisyo. At maraming mga bisyo ay nagdadala ng karamdaman. Habang nagbibisyo, hindi pa nararamdaman ang sakit. Pero pagtanda natin kung kailangan na natin ang ating kalusugan, wala, sira na ang ating baga. Sira na, no, ang ating tiyan, no, ang ating utak dahil sa pang-aabuso. At ang bisyo ay kasalanan. Pang-aabuso sa katawan ay kasalanan. Habang nagkakasala tayo, nagkakasakit din tayo. Kailangan din natin ng sapat na pagkain, sapat na pagpahinga, sapat na paggawa ng pagtatrabaho. Kaya ang pagpabaya sa pagkain ay nagdadala ng maraming sakit. At madalas yung pagpapabaya natin sa pagkain ay kasalanan din.
yung kakulangan sa pagpahinga at sa paggawa. Katamaran. Kasalanan din. Kaya talaga magkaugnay ang kasalanan at ang karamdaman. Ang healthy living sa ating pangangatawan, healthy living din sa ating kaluluwa. Pag-alaga ng kalinisan ng kapaligiran. Kasi ito'y nagdadala rin ng kasalanan. Kaya ngayong panahon ng pandemya, marami umiiwas sa mga may sakit. Sinasabi sa atin, maging malinis dapat ang ating kapaligiran para hindi tayo madengge. So, ganoon din, pag-alaga sa kapaligiran ay mahalaga sa ating pananampalataya. Maayos na ugali. Ang masasamang ugali ay nagdadala ng karamdaman. Kaya may malaking kaugnayan talaga ang kasalanan at karamdaman kapag kay palaging galit. Sumasakit din ang iyong tiyan, nagkaka-ulcer ka rin. Kapag tayo palaging naghihinanala, hindi rin maayos ang ating kaugnayan sa ating kapwa. Palagi din tayong natatakot. Kasi kapin natin magkaroon ng magandang ugali kapag binabati natin ang iba, kapag tayo ay masipag, maging maganda din ang ating kaluluwa at hindi lang ang ating katawan. Alam po natin ang lahat ng kagalingan ay galing sa Diyos. Pagpapagaling man yan ng doktor, pagpapagaling man yan ng faith healer, pagpapagaling man yan ng pare, yan po lahat ay galing sa Diyos. Yan ay biyaya ng Diyos. Kaya ang tiwala ay sa Diyos at hindi lang galing sa tao o sa technology o sa gamot. Kahit na gaano kabisa ng gamot, ng technology, kung wala naman tayong tiwala sa Diyos, hindi naman tayo nagdadasal, hindi naman tayo naniniwala sa Kanyang pag-ibig, walang saysay ang ating buhay. Talagang kailangan tiwala sa Diyos. Gamitin din natin ang galing ng tao o ng mga bagay bilang paraan na ginagamit ng Diyos. Kahit na ang pagpagaling na nakukuha natin sa ospital, sa doktor na yan, galing din yan sa Diyos. Kaya huwag lang sabihin na basta lang ako magdasal, hindi na ako titingin sa doktor. Parang ang isang paraan na gustong gamitin ng Diyos sa atin ay hindi natin ginagamit. Mas hanapin ang kalooban ng Diyos. Kasi sa buhay man tayo o patay, sa kalusugan naman ng karamdaman, tayo nasa kamay ng Diyos at ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Hindi naman ang absolute value na hindi tayo magkasakit. Hindi naman ang absolute value ay gumaling tayo. Kaya minsan sa ating mga karamdaman, nagdadasal tayo sa Diyos, hindi naman gumagaling. Hanapin natin, Diyos, ano bang kalooban mo sa akin? May ibang mga santo na ang kanilang misyon sa buhay ay ialay ang kanilang karamdaman sa Diyos. May iba na naging banal dahil sa sila ay may sakit. Mas napalapit sila sa Diyos. No? Kaya hindi naman na ang gusto lang natin ay gumaling. Mas mahalaga ano bang gusto ng Diyos sa atin. At kahit na ano pang gawin natin, dadating at dadating ang panahon na mamamatay din tayo. Kaya hindi tayo naging sawi dahil sa tayo namatay. Kung iyan ba ang kalooban ng Diyos para sa atin. At huwag tayong maniwala sa mga kulam o mga barang. Ang lahat ng kasamaan ay nasa ilalim din ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit na sino mang may gusto magkulam sa atin, kung tayo naniniwala sa Diyos, yan po'y walang bisa sa atin. Kaya, manawagan tayo sa pangalan ni Jesus. Siya lang ang tanging nagpapagaling sa atin at nag-aayos ng ating buhay. At tulungan natin ang mga may karamdaman tulad ng ginawa ng mga tao sa paralitiko. Ilapit natin sila kay Jesus sa ating panalangin, sa ating paghikayat sa kanila sa pananampalataya. Kaya mahalaga din ang pagdalaw sa mga may sakit. Iparamdam ang ating pagiging malapit sa kanila at hikayatin silang lumapit sa Diyos. Hikayatin silang tumanggap ng mga sakramento. Tumanggap ng sakramento ng pagpapahid na banalalangis. Ito po'y
sakramento sa mga may sakit, hindi lang sa mga namamatay. Kaya kapag malubha na ang kalagayan na kailangan mo nang dalhin sa ospital, kailangan mo nang tanggapin ang sakramento ng papahid ng malalalangis. Hikayatin silang mangumpisal. Hikayatin silang tanggalin na ang mga hinanakit, ang mga galit nila. Hikayatin silang tumanggap ng banal na komunyon o magsimba. So yan po yung pagtulong natin sa may karamdaman. At bigyan sila ng suporta sa kanilang kahinaan. Maaring kailangan nila ay financial support. Maaring kailangan nila ay moral support. Maaring kailangan nila ay spiritual support. Maaring kailangan nila emotional support. Lapitan natin sila, kausapin natin sila. So ang pagdalaw sa mga may sakit ay isa ring mahalagang gawain. Corporal work of mercy to visit the sick. Sinabi po ni Santiago sa kanyang liham, kung kayo ay may sakit, ipatawag ninyo ang mga pinuno ng simbahan upang ipanalangin kayo at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Palalakasin siyang muli ng Panginoon at patatawarin ang kanyang mga kasalanan. So galing po yan sa banal na kasulatan. Kaya tayong walang may sakit, ipatawag natin na mga pare. Ihanda natin ang may sakit na tanggapin ang pare. At palakasin ang pananampalataya. Mapapatawad ang kanyang kasalanan at mapapalakas ang kanyang loob sa pagdalaw ng pare. Marami na pong karanasan ng isang may sakit na dinalo ng pare at binigyan ng papahid ng malalangis, naging mapayapa po sila sa kanilang kalagayan. Ang iba'y gumagaling, ang iba'y hindi gumagaling, pero naging mapayapa at naging malapit sa Diyos. At yan naman po yung mahalaga na mailapit natin sila sa Diyos. Isang mahalagang misyon ng simbahan ay pagpatuloy ang misyon ni Jesus na magpatawad at magpagalingin ng karamdaman. Ang misyon na ito ay misyon nating lahat. Gawin natin ang ating magagawa na iparamdam sa mga nahihirapan sa katawan o isipan na nandito na ang paghahari ng Diyos sa pagbabahagi sa kanila ng ating pag-ibig at pagmamalasakit. Sino man sila. Tulad ng ginawa ng mabuting Samaritano, hindi niya man kilala ang binugbog sa daan. Nakita niya na siya'y sugatan, siya'y tumigil at inalagaan. Ganun din sa atin. Ito po'y pinapakita natin na tuloy-tuloy ang misyon ni Jesus at si Jesus ay kumikilos ngayon sa pamamagitan ng simbahan at sa pamamagitan din nating lahat. Sinabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nahihirapan at nabibigatan ng lubha sa iyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kung may nararamdaman man tayo sa katawan at kaluluwa, lumapit tayo kay Jesus. Bibigyan niya tayo ng kahigayunhawaan. Kung nakita natin ang ibang mga tao ay may dala-dala sa buhay, ilapit natin sila sa Jesus. Hikayatin natin silang manali kay Jesus upang sila'y mabigyan ng kapahingahan. Maraming salamat po sa inyong lahat.